Ngayon, bago shades natin, pakita ko lang sa inyo ha, kung ano yung, anong kulay yung, anong bet yung color for Doc. Maraming salamat, Shopee. Kasi pang TikTok ni Doc yan. Ayan, tapos ito pa. Yellow? O gusto nyo po ba? Blue? O gusto nyo po ba? Ano to? Yan. Ah, red. So, magandang hapon sa lahat ng mag-universe natin. Yan. So, maulang hapon sa inyo lahat ha. Pero wala pa naman yung madaming ulan. So, hopefully, humina na talaga. So, para di na masyado maraming effects sa mga, sa atin lahat. So, keep safe. Delivers. Alright, so, ngayon, bago shades natin, pakita ko lang sa inyo, ha, kung ano yung, anong kulay yung, anong bet yung color for Doc. Maraming salamat, Shopee. Kasi pang TikTok ni Doc yan. Ayan, tapos ito pa. Yellow? O gusto nyo po ba? Blue? O gusto nyo po ba? Ano to? Yan. Ah, red. Pero parang pinakagusto ko, ano pong gusto nyo? Type nyo dyan. Kaya lang, pansamantala ito muna gamitin natin. Yellow. Yellow muna tayo. Maraming salamat, Shopee. Thank you very much, Gramer, sa pag-order. Regalo mo ba sa akin yan, be? Regalo mo sa akin. Okay. Maraming salamat. Parang mas bagay ko yung yellow na yun. Yeah. But anyway, so, discuss natin yung pitong negosyo. Alright? So, seven, tinitira pa talaga yung daliri ni Doc. Seven business na minsan ka lang gagastos, pero kikita ka na. Alright? So, pero meron pa rin mga minimal na expenses, pero hindi na ganun kalaki. So, ibig sabihin, maglalabas ka lang ng big amount of money sa initial operation ng iyong business. Tapos, okay ka na doon. Basta pag nabili mo to, okay ka na. Meron ka ng income, may passive income ka na. So, hindi na yung bili, and all that. Okay? So, ano nga ba yung pito na yan? So, para sa ating lahat, pwede kayong, pwede nyo na kunahan, mag-comment kayo sa baba. Baka meron kayong mga negosyong ganito na hindi na, misa ka lang gagastos, alright? Okay, so, unahin na natin, ha? Ito, for rental, yan. So, video, okay? Video, okay? So, I think, nung one time, siguro mga few months ago, year na pala, 1 year na siguro, nag-usap kami ng kapatid kong bunso. Gusto niya magpa-rent, bibili siya ng video, okay? I think, nagkakalaga siya ng 15,000. So, then, i-rent na siya. Magkano yung rental? 1,000? Ah, ang gano'n, no? 600? Depende mo sa lugar. Okay. Tsaka sa occasion, no? So, kasi ang rental ng video, okay, like, nag-range siya from 700, 700, 500, hanggang 1,000. Depende nga naman yun sa occasion. Talino ko ni Gramer. So, yun. Alright? So, number one. Okay? So, misa ka lang bibili. But of course, kailangan mo ng service, may expenses ka rin naman, pero konti na lang. So, yon video, okay. So, once lang bibili, okay? So, second, na once ka lang bibili, may negosyo ka na, is eto, ginagawa namin, t-shirt printing. So, bibili ka lang ng printer. Ang printer po, nagkakahalaga siya ng 37,000. Yan, so, 37,000 ang halaga ng ating t-shirt printing na binilay sa Pampanga. Then, pag may nagpa-print po, ang gastos mo na lang, yung sticker, yung pinampipritan, kasi pinampipritan. Heat press kasi yun eh. So, yun na lang may expenses namin. So, yung ginagamit na material. So, one time sinama ako mamili yung pamangking ko sa Balanga. So, hindi rin naman ganun yung nakamahal. So, once ka lang talaga maglalabas ng 37,000 pesos. Alright? So, the rest, ano ba, may nagpa-print sa'yo, 10. So, kumita ka na doon lang, let's say 80 pesos, meron kang 800. So, paikot mo na, doon ka na mag-ano, doon ka nakikita. Okay? Yun na. Hindi ka na maglalabas ng iba pang pera. Alright? And, okay, so, dito na tayo sa kotse. Pasensya na. Yung mga aso eh. The struggle of a vlogger. Patience, Doc. Patience. Hindi kasi, sabi, nag-apologize na may may-ari, katapat ng bahay namin. Hindi naman niya sila, hindi naman niya natikarin yung mga alaga mo. Giniginaw din kasi yung tapat namin. Okay, so yun, yung mag-printing. Alright, so pwede mo yung gawin. Hindi ka sure kung 6 or 9,000 eh, pero something like that, okay? Then, pwede ka na magtuloy-tuloy ng yung business. Lalo ngayon, papasko, so mga gift items yan, madali yan, yan ang isa sa
pinakasikat, isa sa pinakasikat na pwede mong parigalo, right? And number ano na tayo? Number 4. Yan. Number 4 is catering. Alam niyo nung siguro mga last year din, menda kasi dito noon eh. So, pag nung nag-rent kami ng nakialam naman ako sa computation nila. I think one set, isang plato, dalawang kutsara, tinidor, tapos baso. If I'm not mistaken, 20 pesos ang rent. Okay? So, kung mamumuna ka, let's say 10,000 pesos para sa mga ganong gamit. Like, kung mga good for 50 persons lang naman, 100 persons. So, yan ang mga, yan yung mga normally na maliliit na occasion na kailangan nila ng, ng mga plates. Okay? So, isang set. So, pwede ka na mamuhunan, di ba? So, gagastos ka lang naman uli dyan. Again, pag may nabasag, di ba? Pag may nabasag naman, papalitan niya yon. Diba? So bilangan naman 'yan bagong pakuha sa mga tauhan mo. And isa lang naman 'yung binabayaran mo diyan pagka may catering ka, isa lang binabayaran mo, tapos isa 'yung may service lang, which is also included sa rental ng mga nung 'yung rental fee ng mga nag-rent sa iyo. Okay? So 'yun, catering, all right? And next is number 5, tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5 is grab. Yan, yung motor. Kasi napapanood ko to kay Ma'am Joyce Yo eh. Ma'am Joyce. New business nila ni Sir Chris. Parang nag-try sila. Magkano nga ba kinikita ng grab motor? O grab service? So, once lang silang bumili, I think gumastos sila ng mga 70,000. Tapos, yun. Yun na yung meron silang driver. Ang sistema nila, hati sila 50-50 nung nagda-drive sa kanila. Pero kung ikaw mismo ang nagda-drive, sabi niya nga, siyempre, mas sa'yo na mapupunta yung 50%. Pero dahil small business nga siya, that means you can still continue what you are doing. Kung nagtatrabaho ka, kung meron kang ibang business, pwede mo pa rin ituloy, magbayad ka na lang ng Grab. Okay? Ng Grab driver. So, siguro kung meron ka naman like 200,000, bili ka na, dalawa. Diba? Dalawain mo na para maramdaman mo yung income, or tatlo kung talagang meron ka namang pera. So, once ka lang maglalabas, then meron ka ng income daily, then doon ka na rin kukuha ng pang expenses. Okay? So, hindi lang mabigat. So, once lang. Alright? Okay, so, ano pa? Ito naman. Iba to sa, ito naman, delivery din. Delivery service like mga tricycle or like dito kasi sa amin may mga na-interview ako na binlago mga businesses. So yung ginagawa nila, may kausap sila mga tricycle para maghatid ng mga order sa kanila. Yun kasi strategy ngayon dito sa namin sa place po namin. Or kahit sa mga lugar, 'di ba? Online kasi. So order, tapos may kausap silang tricycle, binabayaran na lang nila para maghatid. So pwede maging idea mo yan. Like, bumili ka ng isa or dalawang tricycle, or depende sa budget mo, tapos kumuha ka ng makipag-partner sa tatlong restaurant na they're offering pizza, burger, or anumang food. Sabihin mo, o kontratayin ko kayo, ako tagahatid ng mga orders sa inyo. Diba? So, that's amazing. Diba? Meron ka ng income. So, magbayad ka lang din ng driver. Minsan ka lang bumili ng tricycle. Though I know may maintenance yon, pero kukunin mo na lang din yon sa income mo daily. Okay? Alright? And alam ko, marami pang iba. Meron pa kang dinabanggit. Pwede kayo mag-comment sa baba. Para nun, ipunin ko yan. Mag-part 2 tayo. Okay? Pero sinasabi ko ngayon sa iyo, may mga negosyo na low maintenance. Kagaya ng mga yan. Minsan lang, low maintenance at hindi paulit-ulit yung gastos mo. Hindi yung before knowing it, ay, ang dami ko na palang nalabas na pera. Akala mo, 50K lang. Tapos, mamaya, maglalabas ka na naman. And all, something like that. Okay? Alright? So, yan yung lesson for today. Okay? So, mga delivers, ang mahalaga, maka-start ka ng yung negosyo. Kaya nga, sabi ko nga po, hindi yad lang yung full-time job mo. Hindi had lang kung meron kang isang negosyo. Pwede ka pa rin mag-side business. Okay? Alright? And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin, message lang kayo. And if you have other question with regards to small business, mag-message lang kayo. Okay? Yan ang sasagutin natin sa isa sa mga live natin. Ingat po kayo mga G-Livers, ha? Ingat po. And sa lahat na gusto, nabanggit ko ba kanina, magpa-coach sa atin, online mo na tayo, message lang kayo. And if you want to advertise your business or start your business, message lang kayo. And if you want to sponsor my YouTube live every day 11 a.m. Monday hanggang
Friday po yan. And sa lahat mga gusto mag-join pa rin sa ating lineup of investors under Luxor Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB, yan po siya. Alright? Okay, so ingat, keep safe everyone, and please share this video sa lahat mga kaibigan na rin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.